Libo-libo ring manggagawa sa Cebu ang nagprotesta ngayong Labor Day. Tulad dito sa Maynila, nananawagan din sila ng aumento sa sahod at kasiguruhan ng trabaho. May ulat on the spot si Ana Desamparado ng GMA Cebu. Ana, kumusta dyan? Yes, Rafi, mahigit na 5,000 mga manggagawa mula dito sa Cebu ang lumahok sa malawakang kilos protesta ngayong araw bilang pagunita sa Labor Day. Hindi alintana ng mga manggagawa at ng mga member ng labor at youth sectors ang matinding sikat ng araw, maipahayag lamang ang kanilang mga saloobin. Ito na raw ang ikalawang pagkakataon na nagtipon-tipon at nagkaisa ang mga miyembro ng ALU-TUCP, Partido ng Mga Manggagawa, Alliance of Progressive Labor, Philippine Airlines Employees Union, Konpalaya at Makabayan. Ang labor ko noon nagkawatak-watak, so kini yung mga tao karandireyo ka nang nasa stage, nagpakita ni nga nakahiyosa ang labor movement dito sa Central Visayas Region. Sarapan mismo natanggapan ng Department of Labor and Employment Region 7, nagsagawa ng protesta ang mga manggagawa. Panawagan nila na itigil ang kontraktualisasyon at agarang maipasa ang Security of Tenure Bill, aumento sa sahod at ang pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Usugot ka ta! Nga nagkamaw ta sa kalison! Pag-skwila o kupat ka tuwing! Unong kabuhan na itong tabaho! Usugot ka ta! Nga magpadayon isa ka skima! Sa panig naman ng Palaya, inahasahan nitong maibalik ang mga dating regular employee na natanggal sa trabaho matapos hindi nila tanggapin ang alok na gawin silang contractual workers. Kabilang din sa lumahok sa rally si Councilor Alvin Dizon na nagpahayag na suportado ng Cebu City Council ang panawagan ng mga manggagawa. We in the City Council believe that there must be an end to the contractualization issue no sa atong nasod. Aron mahimong regular ug maprotektahan ang atong mga trabahante. Ang Cebu City Police naman ay nagtalaga ng dagdag persa upang masiguro ang kaayusan sa protesta. At yan ang pinakasiriwang balita mula dito sa Cebu City. Rafi? Maraming salamat, Ana Desamparado ng GMA Cebu.